Alright, what's up mga tol? Kamusta? Happy New Year sa ating lahat. Alright, so ayun lang, palabas kasi ako ng bahay ngayon. May gusto akong i-ano sa inyo, tutorial. Paano mag-drive ng automatic transmission na sasakyan. So, alright, so bago yun, baka naman, sa mga hindi pa naka-subscribe sa channel natin. So, baka pwede natin paabutin ng 1K subscriber po yung channel natin na to. Diba? So, sa mga naka-subscribe na, maraming salamat. Diba? Thank you po. So, sa mga hindi pa, baka naman. Diba? Konti na lang, mga free. Konti na lang. Alright? So, yun. Bago ako magtuloy, sa tutorial natin. Gusto ko lang, sabihin sa mga beginners, beginner's guide po kasi to eh, di ba? Tsaka gusto magkaroon ng idea pa sa automatic transmission na sasakyan. Number one, bago po tayo mag-drive ng sasakyan, kumuha muna tayo ng lisensya. So, para magkaroon po tayo ng idea, information, at maaral po natin yung batas trapiko. Di ba? Para hindi po tayo sweet potato po sa kalsada. Tama? Diba? So, syempre, for ano mo yan eh, safety purposes kasi yan eh. So, safety mo, at the same time, yung safety ng makakasalubong mo. Kasi pwedeng defensive driver ka, pero yung makakasalubong mo, sweet potato. Diba? So, para at least lahat, diba? So, makapag drive ng maayos sa kalsada, make sure na meron tayong lisensya at the same time nakapag-seminar po tayo sa LTO para at least alam natin lahat ng mga do's and don'ts sa kalsada. Alright? Kasi sa panahon ngayon, basta may pambili, basta may sasakyan, drive na. Wala nang lisensya, wala nang semi-seminar, di ba? Drive na lang ng drive. So, ano nagiging end up na? Aksidente. Diba? So, yun lang, syempre. Ang pagkakaroon kasi ng sasakyan, responsibility rin yan eh, di ba? So, ayun lang, gusto ko pong sabihin sa inyo, bago kayo mag-drive, kuha muna tayo ng lisensya natin. Alright, and magkaroon muna kayo ng idea sa mga sasakyan bago po tayo magda-drive. Alright, syempre, familiarize muna natin yung sasakyan na ida-drive natin. So, hindi basta-basta din na-drive ang sasakyan, kasi kahit ako, paiba-iba kasi yung nadadrive kong sasakyan, nakakapanibago pa rin. Siyempre, yung tansya ng sasakyan, tansya ng bumper sa harap, sa likod, yung lapad, yung accelerator, gano'n ba kalakas tong sasakyan na to, ganyan. So, familiarize muna tayo, alright? Siyempre, bago tayo mag-drive, ayusin mo muna yung upuan mo, make sure naka-seatbelt ka bago ka umandar, yung side mirror mo, make sure na nakikita mo sila, yung ayan, sa gilid, and ito, yung rear view mirror mo. Make sure na nakikita mo yung nasa likuran po natin. Alright? So, yun lang. Paano mag-drive ng automatic transmission car? Normally, basic lang po siya. Kailangan nyo lang alamin is park, reverse, neutral, drive. So, alamin nyo muna yung gearing. So, saan ba siya pumipwesto? Diba? So, ngayon ayan. Marami kasing nagkakamali dito eh. So, isang mali mo lang dito, pwede kang maaksidente. Diba? So, kasi minsan nakakalimutan ng tao, naka-reverse pala sila. Ito. Yung gearing nila, nakalagay pala sa reverse, tapos biglang tumapak sa silinyador. Biglang bumubulusok palikod. Meron naman, nakalagay pala yung gear sa drive, tinapakan, natapakan bigla yung accelerator, biglang bumulusok paharap. Diba? So, kailangan safety pa rin. Yes, madali siyang i-drive, pero pwede ka rin ma-aksidente sa ganitong sakyan. Kasi nga, hindi tulad nung manual transmission na tatapak ka muna ng clutch bago aandar yung sasakyan. Eto, hindi na. Wala na sabi-sabi. Basta kung saan mo ilagay yung ano, yung gear, natapakan mo yung silinyador, basta bulusok bigla. Diba? So, yun lang. Ano bang gagawin natin? So, first, may ano kasi tinatawag yan. Yung sa akin kasi wala siyang anong tawag dito. Wala siyang shift lock na tinatawag per gear. May shift lock yung sa akin. Ayan. May shift lock sa akin from park lang. So, ngayon, ayan. Hindi mo siya maigagalaw.
nang hindi ka tumatapak sa brakes. So, kailangan tumapak ka muna sa brakes bago mo magagalaw from park. Yan, yung tinatawag na shift lock. Ayan, tutunog yan, mapapakinggan yan. Ay, wala. Kailangan pala nakasaksa yung susi. Mamaya, pakita ko siya sa inyo. Diba? So, ayun. May shift lock na tinatawag. So, sa mga ibang sasakyan, every gear, bago ka mag-change ng gear, may pipindutin ka muna bago ka makapag-change ng gear. Yun yung maganda. Kasi, safety po yun. Hindi yung bigla na lang na tapik na ganun, biglang nagda-drive. Yun po yung maganda sa mga automatic. May shift lock na tinatawag. Yung eto kasi sa akin, wala ng shift lock. Kaya, kailangan maging responsible tayo sa pagda-drive ng automatic transmission. Diba? So, ayan. Try natin. I-test drive. So, test drive. Alis nga din pala talaga tayo. So, may kukunin kasi ako. So, pakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Alright? Saglit lang. Start natin. So, ayan. Alright. Start natin yung sasakyan natin. Then, we gotta go. Alright. Pakinggan nyo muna siya. Painitin ko muna itong sasakyan, then labas ko muna siya sa parking. Tapos, ayun. Turo ko na sa inyo paano siya, ano yung mga guides, paano i-drive yung automatic transmission. Alright? Let's go! Alright, so ayan. Nailabas na po natin yung sasakyan natin. And ready to go na tayo. So, bago po tayo umandar, make sure na naka-seatbelt po tayo. Siyempre, safety first. Diba? So, and at the same time, yung upuan natin, make sure na komportable ka na, naayos mo na, wala ka nang gagalawin. Side mirror, rear view, okay na. In short, ready to go ka na. Alright? So, mahirap kasi yan pag may nakalimutan kayong side view mirror mo pala. Hindi mo nakikita or hindi siya maayos, dun ka palang magagalaw-galaw, may tendency na baka mabangga ka. Diba? So, make sure na bago ka umandar, ready ka. Kumbaga, okay ka na, aandar ka na lang. Alright? So, ngayon, dalawa lang ang tapakan natin sa automatic transmission. It's either magagasolina ka or accelerator or magbe-brake ka. So, pero isang paa lang po ang gagamitin natin dyan. So, yung kaliwang paa natin is itatabi mo lang yan sa gilid. So, relax lang siya. Diba? Mahirap kasi pag ginamit mo yung kaliwang paa mo pang preno, ang tendency niyan, mas mafo-force mo yung preno na madiinan mo siya. So, ang tendency, kakapit yung brakes, baka bigla kang mag-full stop. Diba? So, ngayon, mas kontrolado kasi natin yung kanang paa natin. So, pagtatapak ka, lagi nyo pong tatandaan, dahan-dahan lang. Alright? Dahan-dahan lang. Hindi po natin siya bibiglain. Papakiramdaman mo yung accelerator at the same time, papakiramdaman mo yung preno. Diba? So, kung saan ba siya kumakapit yung brakes at yung silinyador, saan ba siya umaandar ng mabilis. Alright? Kung gaano ka diin. Alright? So, yun. Let's go! Go. Ngayon, ang una nating gagawin, mga kaibigan, bago ka mag-shift ng gear, bago ka umandar, make sure na nakatapak ka lagi sa preno bago ka mag-shift ng gearing. So, ito na yung tinatawag na shift lock. Mapapakinggan nyo yan sa akin. Ayun o. Ayan. Naririnig nyo yan, may tumutunog. Yun yung shift lock na tinatawag sa akin. Pansinin nyo, hindi ako nakatapak sa, anong tawag dito? Wala akong tinatapakan. Hindi ko malilipat yung gearing ko. Ayan. Yan yung tinatawag na shift lock. So, normal po yun. Diba? Ngayon, pag tinapakan ko yung brakes, pansinin nyo ha, tapakan ko yung brake. Ayun. Sumagad na siya. Pwede na ako mag-change ng gear. Ayan o. Pansinin nyo. Ayan. Nakakapag-change na ako ng gear. So, ngayon, ang gagawin nyo muna, first, bago ka mag-shift ng gear, always tapak sa preno. Huwag ka mag-shift ng gear na hindi ka nakatapak sa preno. Kasi baka tendency niyan, bigla kang umatras or bigla kang umabante. Alright? Safety po natin yan. Laging nakatapak sa preno bago ka mag-shift ng gear.
Alright, nakatapang na tayo sa brakes. Anong gagawin natin? Kung abante, lagay sa drive. Kung atras, lagay sa reverse. Alright, so ayan. Since sa under tayo, lagay natin siya sa drive. Ayan, nakadrive na tayo. Alright, so ngayon, ano yung pinakahuling gagawin natin? Is ibababa po natin yung handbrake po natin. Alright, ang handbrake, pwede mo siyang itaas. Hatakin mo siya pataas. Pataas pa ganun. Sabay pindutin mo to. Itong lock niya. Taas, pindot, baba. Ayan, nakababa na yung handbrake natin. Alright, so ang pinakahuli po natin nabibitawan ay ang preno. So ang automatic kasi a-under na yan kahit hindi mo tinapakan yung silinyador niyan eh. Basta nasa patag ka, under yan. So pansinin nyo tong sa akin. Wala akong tinatapakan. A-under to. So ito, saglit, ikot. Naka-brakes. So hindi ko tatapakan yung silinyador. Papansinin nyo, ayan, umaabante na siya. Diba? So yun, habang umaandar, huwag ka munang tatapak ng silinyador. Siyempre, tingin tayo left and right. Diba? Ayan, left and right. Tapos, pag medyo mabagal ka, tapak ka ng konti ng silinyador. Ayan, para umandar siya. So, papakiramdaman mo muna yung takbo ng sasakyan. Kung mabilis ba siya, mabagal ba siya, ganyan. So, alalay ka lang. So, for example, medyo umabante ka na, bumilis ka, bitawan mo yung silinyador. At syempre yung paa mo nakaabang sa preno, pero wag na wag mo siyang tatapakan. Nakaabang lang, 'di ba? So ayan, bumagal na naman tayo. Syempre may kasalubong tayo. Ngayon, gagawin natin, silinyador ulit tayo. Ayan, 'di ba? Abante ng konti. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Hindi natin kailangan maging mabilis. Kung nagmamadali 'yung nasa likod, bayaan niyo silang mag overtake, 'di ba? Pero syempre, magpa-practice tayo sa mga open area or sa wala masyadong sasakyan para hindi tayo mapagalitan. Kasi kung magpa-practice ka sa highway, nako, delikado yan. Yari tayo, mabubusinahan ka talaga, di ba? So mag-practice ka sa mga lugar na wala gaano sasakyan, di ba? Ayan, dito tulad sa amin, medyo malayo kasi kami sa highway. Itong isang street na to, ayan, pwede kang mag-practice dito, di ba? So ayan, daan-daan lang. So aalalayan mo lang yung silinyador, di ba? So alalay lang, alalay lang. So hindi mo kailangan itapakan ng sagad yung gasolina, 'di ba? So sa akin konti pa lang yung tinatapakan ko diyan, 'di ba? Takbo natin ilan yan, 30 lang ata yung takbo natin, ayun, 30 lang. 'Di ba? So pag nararamdaman mong medyo bumibilis, bitawan mo ng konti yung silinyador, tapos yung paa mo iaabang mo ngayon yan sa preno. Pero wag mong tatapakan. Nakaabang lang basta pag tumaas yung paa mo sa silinyador, abang agad yan sa preno. Diba? So, syempre kasi parang ganyan, medyo iskinita dito sa amin. May tumatawid, may nagbabike, may naglalakad. Para at least, kung medyo nagkamali man yung nagbabike, biglang, for example, tumumba sa kalsada, makakapreno ka kaagad. Gets? Diba? So, kasi pag nakaganyan, nakatapak ka sa silinyador, nagulat ka eh, first time mo. Nagulat ka, may natumbang nagbabike sa harapan mo. Imbis na preno yung tinapakan mo, silinyador, edi sinalubong mo pa siya. So ngayon, nadisgrasya pa siya. Di ba? Lagi yan, pagkaangat mo ng paa mo sa silinyador or sa gasolina, yung paa mo, mag-abang lagi yan sa ano, sa preno. Alright? Tapos ayan, sa pagderecho, doon lakay sa linya nyo, huwag kayong palipat-lipat, diba? Tapos tansyahin mo, kaliwat-kanan mo, nasasakyan mo, make sure na pasok ka sa linya mo, huwag mong kakainin yung linya ng kabila. Kasi, syempre, pag sinalubong mo yan, bangga kayo dyan, diba? Tapos, pag liliko ka, kailangan malayo pa lang, naka-signal light ka na. Diba? So, parang ganyan. Tapos, pag nagbe-brake, dahan-dahan lang. Huwag mong bibiglain, di ba? So, kaya nga maganda pa lang, malayo pa lang, nag-slow down ka na eh. Kasi para at least natatansya mo yung preno kung saan siya kakapit, di ba? So, kasi pag tinapakan mo yung kakapit agad yan eh, di ba? So, parang sa akin ganyan, nag-gasolina ako ng konti, tas binitawang ko kaagad. Kasi palikod na ako. Ayan, di ba? So, ganun lang siya kasimple. Diba? So basic lang siya. So dahan-dahan lang. Pag alam mo namang umaandar yung sasakyan,
kahit hindi mo tapakan to kasi umaandar eh. Parang ganyan, hindi na ako nagsisilinyador, hinahayaan ko lang siyang umandar. Ganun lang siya ka-basic. Diba? So, basta laging nakaabang yung paa sa preno. So, ngayon, ayan, tumigil na tayo. Anong pinaka-unang gagawin natin? Ang unang gagawin natin ngayon dyan is na wag nyong kakalimutan. Pag tumigil, ang gearing laging ilalagay sa park. Hindi sa neutral. Laging sa park. Alright? Tapos, tataas nyo yung handbrake. Alright? Tapos, tsaka mo bibitawan yung preno. Bibitawan mo lang yung preno pag nalagay mo na sa park tapos anong tawag dito? Naka handbrake ka na. Alright? Basic lang po mag-drive ng automatic transmission. So, madali lang naman siya, basta aaralin nyo lang siya ng mabuti. Alright? So, nandito na kasi ako sa sa pupuntahan ko. So, may pipick upin lang ako. So, ganun lang siya kadali. Basta, ano ka lang, lagi mo lang tatandaan anong tawag dito, hindi mo kailangan tapakan ng madiin lahat, yung brakes or yung preno. Kailangan dahan-dahan lang. Be gentle lang, kumbaga, ganun. Tapos, gearing, make sure na nasa tamang gear yung pinaglalagyan mo. Tapos kung saan ka pupunta. Kung tatalikod, reverse. Kung aandar, paabante, drive. Lagi nyo yun i-check bago kayo umandar. Naka-reverse ba siya or naka-drive ba siya? Pero maganda dyan, meron naman yan sa dashboard. Makikita mo rin yan na naka-R or naka-N, naka-D or naka-park. Diba? So, ganun lang siya ka-simple. Pero yun nga lang, syempre, make sure na safety pa rin po ang iaano natin. Top priority po natin. Alright? So, huwag kayong magmamadali. Hindi nyo kailangan magmabilis or magmadali once na magdadrive kayo. So, anuin nyo lang. Kumbaga, kabisaduhin nyo lang yung tansya ng sasakyan, yung andar ng sasakyan, yung silinyador, tsaka yung preno nya. Alright? So, ganun lang. Basic-basic lang tayo. Diba? So, yun lang mga kapatid. So, baka naman, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe naman kayo dyan. Pabuti natin ang 1K subscribers yung channel po natin. Alright? So, yun lang. Abangan nyo yung next vlog ko. Paano naman tayo mag-drive ng manual transmission ng sasakyan. Alright? So, maraming salamat mga kapatid. Bye-bye! Drive safe!